Hi, self-reviews. Live tayo para sa inyo. No? Of course, yung mga nasa review center, nagre-review sila. So, ikaw din, no? Subukan natin mag-live and tag your friends. Let's rationalize random items. Ayan. Again, mga self-review lamang ang recommended na manood kasi yung mga may review center focus kayo sa lecture na meron kayo ngayon. O, nasa na ang mga self-reviews? Itag mo ang mga kaibigan mo. Special live to kasi hindi ko naman to in-announce. Good morning. Okay, sige. Until 12 tayo, until 12 p.m. Kasi tapos na ako sa PowerPoint ko sa final coaching. So, mag-rationalize na lang ako para maging productive tayo. Hi from Zamboanga City ko, sir. Okay, from sa mga taga Zamboanga, shoutout sa inyong lahat. Number one kayo lagi sa aking tag dito. Audience analytics. Good morning. Okay, sige. Mga self-review ba kayo lahat? 968, 1020 na. Again, yung mga nasa review center, mag-focus kayo dyan. Yung mga, self-review lang ang recommended ko for this live. Kasi wala naman sila ginagawa or nagbabasa sila maybe, pero mas maganda may paliwanag kasi. Oh, sige. Good morning, sir. Watching from Masbate. O, mga taga Masbate, punta kayo sa final coaching ko face-to-face, no? Baka, face-to-face, pero dito sa amin kasi hindi pa po ako pwede mag-travel as of the moment. Meron akong face-to-face na final coaching. Dito lang malapit sa amin. Pero hindi pa ako nagta-travel to places. For this season. So, online and yung malapit lang yung bibisitahin ko muna. Okay, good morning, sir. Watching from Quezon City. Hi, Mama Delpha. Okay, 1,370. Let's start, no? Let's start. Again, self-review pa kayo lahat? Kapag nasa review center ka, mag-focus ka dyan, ha? Watching from Kidapawan. Watching from Bacolod. Hi, Ma'am Christine. Maying adlaw ninyo din, ha? Good morning. Magandang araw. Magandang umaga. Okay, sige. Item 151 tayo, no? Yung mga random lang na items ang ating rationalize. Hello, sir. Paano kayo makasali sa final coaching message? This page, itong Sir Melvin Boracho, Melvin Osabel Boracho page na may 343 followers. Ito yung message niyo. Sige. So, again, first item 151. Teacher Leon gives his students opportunities to be creative because of his conviction that much learning results from the need to express creativity. On which theory is Teacher Leon conviction anchored? A. Behaviorist. B. Associationist. C. Cognitivist. D. Humanist. Sige, clear natin dito, express creativity. Si teacher, gusto niya ang mga learner niya mag-express, no? Ang students daw mag-express ng kanilang creativity. So, eto ang ating clue word dito, lagi nating tatandaan itong outward expression of behavior, no? Ang environment natin kung tinatawag, the environment. So, hindi siya, no? Si associationist naman, eto yung from simple to complex processes, no? Simple to complex processes. So, pag sinasabi natin simple to complex, isipin mo agad dyan yung bata na natututo ng letters, afterwards, natututo siya ng words. Okay? That's based on the associationist theory. Pag naman po cognitivist, how you process information, what you think about certain ideas, mental processes, your thought processes. Okay? So, tandaan nyo, hidden ito. Okay? Hidden. Mental. And then, this is covert. Opposite to that is overt, di ba? So, that's it. So, the correct answer for this one, express creativity, conviction ni teacher, because
this theory is anchored to humanistic theory. By the way, who's the father of humanistic psychology? That's Abraham Maslow. Tandaan niyo po yan, ha? C-A-M. Father of humanistic psychology, that's Abraham Maslow. And father of modern social psychology, that's Lewin, Kurt Lewin. Father of modern psychology, that's Wilhelm Wundt. Okay? O hindi si, ano, Simon Freud, hindi po siya. Hindi po siya yung modern psychology. Okay? It's Wilhelm Wundt. Number 152. Okay na? Humanistic yan. Which philosophy approves of a teacher who lectures most of the time and requires his students to memorize the rules of grammar? The word here is memorize the rules of grammar. Ito yung teachers natin noon. No? Existentialist ba siya? Does the question talks about an individual who is free choosing, di ba? Ang bangit ng sulat. Yeah, free choosing. Realism ba siya? Does that talk about the material world that can be tested and be proven true? Ganong tinatanong. Ang pragmatism ba? May learning by doing ba siyang tinatanong dyan according to John Dewey? Pag sinasabi natin classical pragmatism, that's Charles Peirce. Pero kapag pragmatism lang, John Dewey. Okay? John Dewey. So, pag sinasabi nating teacher na nagpamemorize sa lahat ng rules of grammar, walang ibang sagot dyan kundi si idealismo. Okay? Oh, nakuha. Very good. Ayan. Yes, sir. Pragmatism, John Dewey. Classical pragmatism, that's Charles Peirce. Okay? Malinaw. Very good. Yes. Next item. Teacher Nika wants to check prior knowledge. Underline nyo agad yung mga word na powerful, no? Teacher Nika wants to check prior knowledge of her pupils about water pollution. She writes the main topic, water. She writes the main topic, water pollution, at the center. Tapos, in-circle niya. And then, she asked the pupils to provide information that can be clustered. Ayun na, clustered around the main topic. O kahit eto na lang, eto. Clustered around the main topic. So, obviously, it's what? Is it vocabulary building? No, it's not. No? Hindi naman siya nagpapahanap ng... di ba, meron tayong contest. Nung elementary tayo, sasabihin ng teacher, sinong walang dictionary o... lumabas kayo sa classroom mo. Kasi pinadala tayo ng dictionary, di ba? So, pag may dictionary na, sasabihin ni teacher, okay, pabilisan na paghahanap ng meaning ng isang salita. Look for the meaning of loquacious. Teacher, alam ko yan. Verbose. Di ba? Talkative. Di ba? What about for ambidexterity? Teacher, alam ko yan. A person who is able to make use of his left and right hand. Ambidexterity yan. What about for bipolarization? Ang dalawang polarities natin. Yan. What about for mundane? Ordinary teacher. What about for persiflage? Praise blowingly teacher. What about for intrepid? Brave yan teacher. Di ba? Mga ganyan. What about for baduy? Awkward looking teacher. What about for amorphous? Shapeless teacher. Ganyan. Vocabulary building yan. Paunahan sa paghahanap ng meaning. Pag naman po demonstration, I do, you watch. Ako si teacher, pinapakita ko sa'yo kung paano gawin ng isang bagay. Yun ba yung ginawa ni teacher? Hindi. Deductive, general to specific. Tandaan niyo po yan, ha? Deductive, inductive, no. Deductive, ano pa? Deductive, tapos direct instruction. Deductive or direct instruction. General to specific. Kaya nagbibigay ka muna ng main topic,
pumunta ka agad sa mga example. Ayan. Yung mga staff ko rito, nagsialis na kasi naingayan sa akin. Okay, ayan. Okay, so obviously, that's semantic mapping. Semantic mapping. Okay na yan. Semantic mapping is the correct answer. Ayan o, semantic mapping. Next item. Di ba? Again, random lang to ha. The current emphasis on the development of critical thinking by the use of philosophic methods that emphasize debate and discussion began with A. Aristotle, B. Socrates, C. Confucius, D. Plato. Sino anak ni Plato? Si Platido. Okay, anong sagot ninyo sa item 154? Magbasa ako ng comments ha. Oh, bilis sumagot ah. A, B, okay. Again, para lamang po ito sa mga self-review ha, yung mga nasa review center, mag-focus kayo dyan sa lecturer ninyo, okay? Ayan. Yung mga self-review, focus dito. Alam kong nabuboard ka kapag mag-isa ka mag-aral. Sige, hindi na ako magiging madaldal, no? Bibilisan ko para maraming item tayo makover. The current emphasis on development of critical thinking by the use of philosophic methods that emphasize the debate. Eto na, debate and discussion. Aristotle, this is reasoning. Reasoning na siya, no? Plato, this is republic. No? Republic. Confucius, morals. Socrates, Q&A. Q&A. Now, based from the rationalization, bakit ang pangit ng sulat ko? Kasi first time ko pa gumamit nito eh. Based on the rationalization, sino kaya ang tamang sagot? Plato, Republic. Morals, Confucius. Good government, Confucius. Han Dynasty, Confucius. Good values, Confucius. Socrates, question and answer. Therefore, there is a discussion happening here. Okay? Here, you only give out your reasons. Here, you are asking. I mean, you ask question and you answer question. Vice versa. Okay? So, this is Socrates. Ayan. Sinong nauna? Thales. First philosopher? Thales. Okay, again. First philosopher? Thales. What about for Socrates? Si Socrates yung una sa Imitation of Arts. Kasi siya yung guru ni Aristotle at ni Plato. I mean, si Aristotle estudyante siya ni Socrates, and then si Plato estudyante ni Plato is the student of Socrates, and then Aristotle is the student of Plato. Okay? Okay, very good. Pero mas mahalaga ang paliwanag. Okay? Huwag kayo mag-focus masyado sa tamang sagot. Mag-focus kayo sa mga paliwanag kasi itong mga item na to, ang mga choices nila mahalaga din. Okay? Tispa, Thales, the first philosopher, Socrates, Plato, Aristotle. So, estudyante ni Socrates, Plato. Estudyante ni Plato, Aristotle. So, kapag sinabing nauna sa Imitation of Arts, Socrates yan. Let's go. Which refers to a single word or phrase that tells the computer to do something with a program or file? Computer program, password, computer language, command. Maganda tong ganito, no? Random lamang siya. Sagot. Again, clue word natin dito, do something. Is it a computer program? No. Is it the password? Ikaw lang dapat ang makakaalam nito, no? So, mahalaga to. Huwag mo i-share to. So, computer language? No? What makes a computer function? OS, no? Tandaan nyo po yan. Command? Font command? Control? Plus D. Lumalabas sa board, ha? Control plus D. Font command. Number 156.
In instructional planning, among these are three unit plan, course plan, lesson plan is most specific. Kung ano daw plano ang most specific, course, unit, resources, or lesson? Most specific, lesson plan. What are the parts of the lesson plan? A, B, C, D. Okay? A for audience, B for behavior, C for condition, D for degree of acceptable performances. Pag sinasabi kong 75% mastery, degree of acceptable performances. Pag sinasabi kong given a poem, that's condition. Behavioral, CAP, cognitive, affective, psychomotor. Pag sinasabi ko namang audience, oh, grade 5, grade 1, grade 2, grade 12, lahat ng mga tuturuan mo. Okay? So again, CPA or CAP for behavioral objectives. Malinaw yan? Yes, what are the parts of the lesson plan? Oslaya. Okay? Oslaya. Which is indispensable, dapat meron objectives. Dapat bang sabihin ng objectives? Yes. Okay? To judge evaluation. Ang kabuuan dito, ang objectives ba dapat ma-meet sa assignment? No. Dapat dito pa lang sa learning activities, nakuha mo na yung objectives na yan. Bakit? I-evaluate mo yan later on kung nakuha niya ba talaga. So, marami sa aking naranasan, no? Ako ay nagtuturo sa college. Marami sa mga estudyante ko, ang mga objectives nila, sa evaluation na ang application part na answer. No, that's wrong. You should answer the objectives before you evaluate. Diba? Kasi ang ini-evaluate mo yung objectives. How can you evaluate a thing pag hindi pa siya na-meet sa learning experiences? Malinaw yan? Okay? So, yung mga, of course, oh, natamaan ka rin nito. Kasi alam ko, isa ka rin dito eh. Yung, ang objective niya, lalo na yung psychomotor, do na sa evaluation answer. No. You should answer all the objectives before the evaluation. So, it might be at the generalization part. Okay? Kasi gagamitan mo to ng guide questions eh. Okay ba? Ayan. Paano ba mag-erase dito? Okay, ayan. Erase na. sige, cognitive objectives tayo. Pag sinasabi natin cognitive, si Bloom ang nauna dyan. So, cognitive. Bloom's, that's remembering. And huli sa kanya is evaluating. Pag si Anderson's naman po, ayan, si cognitive, and then under sa kanya si Bloom's. Si Anderson at si Kendall and Marzano. Okay. Kay Anderson naman po, nagiging ing-ing-ing na. Wait, sorry. Knowledge pala ito, no? Knowledge and then evaluation. Yan. Tapos dito, remembering, ang panghuli sa kanya, creating. So, ang pagkakaiba lang po, ito lamang dapat tandaan nyo, ha? Ang evaluating, judging lamang siya na nahinto. Kay Anderson's, oh yan, nagtumigil siya sa creating. So, dapat makagawa ka raw. And then, kay Kendall and Marzano, ayan, meron tayong retrieval of information and ang huli sa kanya is self-system. So, tingnan mo, ibang tawag lang sa creating. Okay? So, kaya ito lagi yung sinusunod natin kahit sa ating table of specifications. That's it, no? And then sa affective natin, okay, asan na yan? Affective natin, meron tayong receiving, nauna, and then ang huli niya, characterization. Okay? Characterization. So, sino may gawa nito? Si Cratwell. Okay, si Cratwell. Ayan. Pangit ko pa gumawa ng notes, no? Cratwell. Parang doktor. First time ko kasi gumamit ng ganito eh. Hindi ako sanay. Sa PowerPoint kasi ako lagi nag, nagla-live. Okay, patuloy na tayo, no? Para makarami ng item tayo. Basic lang naman yun. Let's go to 157. The first American teachers in the Philippines were blank missionaries, soldiers, graduates of normal school, elementary graduates. So, sagot natin dito soldiers, no? Pero kapag walang soldiers, sagot nyo ang Thomasites. Soldiers pa rin sila, nasakay sa Thomasians. Okay. So, etong mga missionaries natin during the Spaniard
words to. FJDR ang ating mnemonics dito. FJDRB. Augustinians, Franciscans, Jesuits, Dominicans, Recollects, and Benedicts. Sinong nauna? Augustinians. Okay? 158. By which process do children become participating and functioning members of society by fitting into an organized way of life? A. Socialization. B. Acculturation. C. Accommodation. D. Assimilation. Pag sinasabi nating acculturation, culture from the outside. Okay? Outside. Culture from the outside. Example, kaibigan kang Chinese, tinuruan ka kung paano gumamit ng chopstick. That's acculturation. Pag naman po assimilation, galing ka Pilipinas, galing ka sa Pilipinas, pumunta ka ng Amerika, yung culture mo, kinain ng culture ng Amerika, nakalimutan mo na ang mga culture mo, or ang dominant na culture na kung saan na ka ngayon ay na-overpower, that's assimilation. Accommodation naman po, this falls under John Piaget's theory, no? Pag sinasabi natin accommodation, after, kasi ang assimilation, depending context to yan, kung kanino yung tinatanong, ang pinaliwanag ko dito, transfer of culture, okay? So, pag kasi assimilation, according to John Piaget, ito yung pag-acquire mo ng bagong information dun sa schema na meron ka. This is otherwise called as, kung konteksto naman ni kung konteksto naman ni Ocebel, ito ay meaningful learning. Okay? So, depende ha kung ano yung tanong, yun yung sagutin mo. So, binigay ko lang na itong assimilation na to, ginamit to kahit saan. Okay? Kahit nga sa history, ginamit to eh. Ang tatandaan natin dyan, si McKinley, benevolent assimilation. Dahan-dahang pagsakop, di ba? So, accommodation, this is when you adjust, no? Your schema based from what you have assimilated or what you have learned. Tama? Ayan. So, sagot natin dito, socialize. Let the children socialize para magiging functioning member siya sa kanyang society. The basic unit of the Philippine society, that's family. The heart of formal educational system, that's school. Madrasa education, that's for Muslim children. O, tatlong points na agad yan sa board exam. Okay, 159. What is the mean? Oh, when you say mean, average. Again, when you say mean, average. Oh, what is the average? Add mo sila lahat. 4 plus 5, 9. Plus 9, 18. Plus 6, 24. Plus 7, 31. Plus 8, 39. Plus 10, 49. Divided by how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. That's 7. Yes, letter D. Again? Measures of central tendency, no? Pag sinasabi natin mean, average, most reliable siya kung walang big scores. O, meron ba big score dyan? Wala. So, reliable ang mean. Pero kapag merong big scores or extreme scores, ang median ang gagamitin natin dyan, okay? Bakit? Bakit median? O, sige, say for example, 1, 2, 100. Kung kukunin mo ang mean yan, 103 divided by 3, that's about 30. Si 30, malayo ba kay 1? Yes. Pero kung kukunin mo ang median dyan, anong median? 2. O si 2, malayo ba kay 1? Hindi. So therefore, hindi affected ang other scores kapag merong big scores kung median ang gagamitin. So most reliable when there are outliers, median. Pero kung most reliable lang yung tanong, mean. Okay? Pero what can be done by mere inspection, that's what you call mode. Okay? Mode. Okay? 160. Ang dali lang ng board exam, no? Kapag masigasig ka, kapag diligent ka. Naku, sisiw lang talaga to. Ang dali. Bakit pag ikaw nagpapaliwanag, sir, ang dali? Kaya nga, dapat focus kayo sa drills, eh. Kasi pagdating nyo ng board exam, kung may mga item na nahihirapan kayo, you will hear me telling you what to do. Okay? So, bumultuhin, sabi nila. Okay, let's go. Which is a teaching approach of kindergartens that makes real-world experiences of the child as the focal point of educational stimulation? Sagot, situation, traditional, Montessori, eclectic.
Ini muna. Kuha muna ako ng tubig. Perfect. Hi, okay. Balik tayo. 160. Ano daw ang teaching approach na meron dito kapag sinasabi nating ang kindergarten daw makes real world experiences of child and focal point of educational stimulation. Sige, rationalize natin. Situation approach, pag sinasabi natin situation approach, this is all about playing a role, okay? So, tag dito, the children learns when they play the role na binigay sa kanila o gustong matutunan ng teacher sa kanila. Ay, matutunan nila, no? Based from the learning task given by the teacher, situation approach. Kapag naman po traditional, teacher-led, obvious ito, teacher-led na classroom, children of the same age. Okay, this is very traditional, no? Pag sinasabi natin eclectic combination of all approaches, no? Pero pag Montessori, sabi nga, ito yung pinakamaganda, no? They're natural learners, therefore they should be taught in a natural setting, that Montessori approach. Ano pa? Pag sinasabi natin tag dito, importance of play, ang Montessori pa rin yan, pero mas mabibigyan ng credit yan si Froebel. Tandaan niyo po, ha? Si Froebel, si Maria Montessori kasi dito eh. Pero si Froebel kasi siya talaga yung nag-fight na ang kindergarten must be all about play. So, tandaan niyo, ha? Froebel, play. Pero si Montessori, natural learners, they should be taught in a natural setting. Anong malabo? Malabo ba yung presentation ko dyan?
Sige, give me a feedback. Malabo po ba? Yes, because father of kindergarten is problem. Hindi naman daw. Oo. Sa signal nyo yan, okay? Again, situation, the learner plays a role. Traditional, this is a teacher-led classroom. Eclectic, this is a combination of all approaches. Montessori, this is all about real-world experiences, natural learning, and a bit of importance of play. Pero again, pagtanungin kayo sa board exam kung sino ang importance of play for kindergarten. Of course, ang ating father of kindergarten yan, si Froebel. Okay, saan galing ang kindergarten? Sa Germany. Okay, next. Yan, ibalik natin doon sa item 160. Anong item na tayo? Okay. 161. Which among the following graphic organizers used to help show events in chronological order? Wow. So underline ha. So ito yung gagawin nyo sa board examination nyo. Those words that you understand, underline them. Okay? And those words na tingin nyo mahalaga sa question, underline them. Ayan. Graphic organizers that shows, oh, ito lang oh. Huwag yung nabasahin agad. Hindi naman po nagpapa-reading contest ang board exam. Graphic organizers used to show events in chronological order. A, timeline and story map. B, timeline and cycle. C, series of events, charts and story map. D, timeline and series of events, charts. Sagot. Of course, mayroong timeline. Okay yan. Story map ba yan? No. Timeline. Cycle. Wait, cycle ba ang chrono? Hindi. Ascending or descending yan. Series of events chart. Okay yan. Story map pa rin. Wrong. Timeline and series of events chart. Very good. Next, 162. Which schools are subject to supervision, regulation, and control by the state? Oh. Again, ano daw mga school ang subject sa supervision, regulation, and control sa ating estado? Only public schools? By the way, all levels of our education now is free. Dahil meron tayong RA 10, 9, 3, 1. Tama ba? The Free Tertiary Education Law. Okay? So, we have here public schools. Anong batas to? Atin na lang daanan, 9155. Sectarian and non-sectarian only, so walang public schools? Wrong. Private schools lang? Wrong. This is letter A, no? Public, private, sectarian, and non-sectarian schools. Every school, all schools, no? Subject sa ano, regulation ng ating estado. Letter A, 160, 163. Ah, nakarami tayo. Third item na agad. Which among the following can help student develop the habit of critical thinking? Again, pag sinasabi natin habit, Aristotle to, di ba? Success is a habit. Which among the following can help student development the habit of critical thinking? Critical thinking. Kahit yan lang. Okay na yan. That will lead you to the correct answer. Diba? Blind obedience to authority. This is, kung si Kohlberg ang isipin mo dito, again, ganito yan. Each choice, you should integrate learnings, no? Based on your review. So, blind obedience to authority, this is about law and order, diba? That's the law you follow. This is conventional. Kohlberg. Pag sinasabi natin, asking convergent questions, convergent. Diverse. Convergent, this is leading to a singularity of answer. No? Singularity. Isa lang. Asking low-level questions, this is recalling based on Anderson's or revised Bloom's taxonomy. So, obviously, when you suspend judgment until may ebidensya ka, ito yung wala sa social media kadalasan, no? Kapag nakita natin ang isang site, judge agad tayo. Gaganyan agad tayo. Magko-comment agad tayo na
yun, ganito, ganyan. No? So, dapat, meron ka ebidensya. Kung wala, shut up na lang tayo, no? 164. Teacher Nelda wants to develop in her pupils comprehension of class. Underline the word comprehension. Mas maganda tong ganito, no? Tingin nyo. Oo nga, no? I receive a lot of messages, no? Na dismayado sila. Kasi, TLE yung binigay sa kanila na major shift. Pero nung una, soksay sila. So, maraming na-transfer. Ilang linggo na lang, board examination yun na, no? Tapos ngayon pa kayo nakatanggap. Pero again, lumaban na lamang kayo, okay? Kaya niyo yan. Walang sound? Wala akong sound? Meron akong sound. Again, lumaban kayo, ha? Alam ko, dismayado kayo. Di ba? Kasi hindi kayo binigyan ng kumbaga patas dapat no na information dapat hindi 2 weeks before pero then again you have to fight you have to fight talaga putol putol po sir hindi naman po siguro malinaw ba audio ni Sir Melvin dyan kasi I'm testing kaya ako nag live ngayon kasi itong internet transfer ko sa mas malapit sa akin. Putol-putol ba boses ni Sir Melvin? Ha? Putol-putol. Malinaw po. Sige. Clear po. Oy, so signal nyo yan. Signal nyo po yan. Clear po ang sound ni Sir Melvin. Okay naman. Sa mga mahihina signal dyan, paano ba to? Reviewin nyo na lang po itong video. Okay, ganun po yan. Sige, so 164 tayo. Teacher Nelda wants to develop in her pupils. Anong di-develop niya? Comprehension. Comprehension. What order of skills will she develop? 1. Literal. 2. Interpretation. 3. Critical. 4. Integration. This is according to Roldan. No? Naalala nyo ba si Roldan? Roldan. Ayan, Roldan. Ano daw ang proper na order when you develop comprehension skills? Saan ka magsisimula? Ayan. Oh, crystal clear naman pala. That's oh, bakit si? Dahil mauna ka sa literal. Obvious naman na hindi C4, integration na ito eh. Interpretation, comprehension, critical, suspend judgment, integration, you relate ideas. Di ba? Ganun yun. 165. Correct answer here is letter C. C. Correct answer. 165. Tingin nyo mas maganda ba ganito na pagla-live ko? Ganito na lang. Kasi nakakasulat ako eh. Para mahasa itong kamay ko na magsulat din. Sana meron akong iPad, no? Para, naku, ang ganda ng discussion, no? Pag nagsusulat ako sa screen. Kasi naisusulat yung nasa utak ko, no? Nakakapagod din naman kasi, eh, na lahat isusulat ko dyan using this mouse, no? Hindi ako masyadong magaling talaga sa kanyan. Pero kapag, ano, meron akong pangsulat kamay, medyo mabilis-bilis ako ng konti. Don't worry, no? We'll work on that. So, bear with me na ito lamang muna. Okay, next. An integrative conceptual approach introduced by Roldan that has the highest. Oh, underline the word. Again, teacher, follow the, tag dito, ways on how I answer questions. I underline important words, okay? Highest levels in development of blank thinking. Oh, ano daw? 165. Critical. Very good. No? Critical. Next. If a student thinks about thinking, he is involving in bonus question na to, metacognition. Thinking about thinking, learning how you learn, why did I not learn this when I was in college, bakit sa pagre-review ko lang, natutunan lahat ng to. Metacognition. The use of drills. Underline the word drills. Underline the word
Thorndike's. Oh, anong maalala mo dyan? Si 3. Oh, Thorndike's, readiness, exercise, and effect. Di ba? Pag ready ang bata, tapos nagpapadrill ka, maganda, epekto. Pero kapag hindi ready ang bata, hindi ka pa nagpapadrill, hindi magandang epekto. That's according to Thorndike's Laws of Learning. Oh. We have here belongingness. This is from Maslow. So, wrong agad ito. Is it exercise? Is it effect? Ay, no, no, no. Bakit na X ko? Is it exercise? Is it effect? Is it readiness? It's mastery drills, exercise. Ano ba ang readiness na ito? May isa daw excellent teacher. Tapos, ang students niya, gusto niya matutunan na mag-dunk sa basketball, kindergarten. Hindi niya malaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi kayang ma-execute ng bata. Aba, excellent teacher ka pa naman. Hindi sila ready. Okay? So, dito, we have here exercise. The following are some drill techniques, except challenging students to be above the level of the class. B, asking pupils to repeat answers. C, giving short quiz and having students grade papers. D, assigning exercise from workbook. Sagot. Ano yung dapat i-underline? The following are some drills technique. Oh, eto. Be careful with exact questions. So, hanapin mo muna yung drill techniques. Oh, kasi naghahanap tayo ng mali or naghahanap tayo ng tama. Kapag naghahanap ng mali ang question, hanapin natin yung tama. Kasi isa lang ang mali dyan, of course. So, hanapin natin muna yung drill techniques. Challenging students to be above the level of the class. Challenging students to be above the level of the class. Yeah, that's a challenge. Good niyan. Ayan. Ibig sabihin, hindi siya hindi siya passive learner, no? Active siya. Giving short quiz and having students grade papers. So, pag wait. The following are some drill techniques, except giving short quiz. Yeah, short quiz is a formative, therefore it's not recorded. So it's okay that each student will check their papers. Ang grade dito is something na nagpertain sa checking. Oh, kasi short quiz lang, not recorded. So therefore, okay lang. This is called peer learning. Okay? Peer learning. Anong tag dito? Peer learning. Ayun siya. Okay. So, assigning exercise from a workbook. Oh, exercises, that's good, no? From a workbook. But, asking pupils to repeat answers is something that is very mababa. Huh? Drill techniques, except asking pupils to repeat answers. This is a very passive one. Letter B, 169. The process of task analysis ends up in the formulation of task analysis, ano daw ang end? Instructional objectives, enabling objectives, goal of learning, behavioral objectives. Sige nga. Bakit hindi C? Kasi hindi natin ginagamit masyado to sa teaching. Bakit hindi B? Kasi hindi rin natin masyadong ginagamit sa teaching eh. Ang lagi natin ginagamit, ito at ito. Pero, ang instructional objectives covers the cognitive, affective, and psychomotor. Okay? So, this is letter A. Instructional objectives or the ILOs. Intended learning outcomes. Ayos! Next. 170. Wow, naka 20 items agad tayo in 40 minutes. Okay, sige, maganda to. For city bred students, to think their culture is better than those. So, eto na. Culture better than those in the province. Kahit yan lang yung ipakita sa'yo, alam mo na agad yung sagot. Culture better than those from the province. Is it ethical? Hindi. Is it cultural relativism? Kung ano yung tama sa'yo, yun din yung tama. It does not follow na dapat tama siya sa akin. Diba? So, we have here sino or ethno? Sino or ethno?
Again, you think you're better than those in the province. Kung nasa student ka, you are being ethnocentric. Okay? Sinocentric kasi, sino lang ba ako? Sila mga hampaslupang tao na walang kamumuang sa mundo, na walang alam sa mundo. Colonial mentality, no? Colonial mentality. Ito yung meron tayo. Diba? Ito yung meron tayo. This is ethnocentrism. Ito yung lacking sa atin when we deal with other nationalities. No? Pero itong sinocentrism, dominant sa atin yan kapag may hindi katulad sa atin ang pumapasok. Pero, locally speaking, pag taga-probinsya, tinatawag natin, taga-bukid, uso yan eh. Taga-bukid, ethnocentric ang masyadid siya. So, that's ethnocentrism, no? You think your culture is better than those of the people in the province. That's letter B. Pero kapag naman po, you think it's the other way around, you think that others is better, okay? Again, you think others is better, that's C, no? Pero you think yours is better, ethno, okay? 171. Who were the Thomasites? O, sino daw itong mga Thomasites? Nasabi ko na ito kanina. That's first American teachers in establishing the public educational system in the Philippines. B, soldiers who doubted the success. Basta may negative word. List yan kapag hinahanap, maganda. Thomasites, maganda. Maisipin natin agad dyan yung first teachers. First religious group who came to the Philippines on board with the U.S. transport system. First religious group. Mali ito. Hindi sila religious group. Hindi sila first religious group. Augustinians and first religious group. They're the first American teachers that helped in the establishment of public educational system in the Philippines. Okay? 170 na agad. 171. 172. Ay, hindi na siya liliit pa. Okay, yan na lang. 172. Which teaching activity is founded on Bandura social learning theory? Oh, again, teaching activity daw na according kay Bandura social learning theory. O, kahit hindi ka na sumagot dyan, isipin mo na lang agad yung vicarious learning, yung modeling, at yung ano pa, social learning theory. The VMS. It's modeling. Okay? Modeling. Modeling. Next. 173. Ayun, manapakaganda ng random drills na to. Okay. Bakit mayroong ano? Read mo. Okay. Yan. 173 tayo, ha? 173. Which program is DepEd's vehicle in mobilizing support from the private and non-government sectors to support programs based on the DepEd's menu of assistance and packages? Child-friendly school system, EDAPA school system, every child reader system, Brigada Eskwela, ito bayanihan spirito, no? Tandaan natin. Bayanihan, no? Bayanihan. This happens before the school year starts. So this is EDAPA school program. Researchers gave rats a dose of 3M methylphthalide and measured changes in the rat's blood pressure. This statement is best classified as experiment, prediction, hypothesis, findings. Ay, obvious naman, no? Ano ginawa? Oh, binigyan ng anong dosena to?
experiment yan, no? You're not making predictions. Kasi gumawa ka na eh. May, tag dito, in-administer mo na. Hypothesis, this is an educated guest. Educated guest. Oh, what are the 5 steps of scientific method? We have here the if stuff. Okay? Identify the problem, formulate the hypothesis, test the hypothesis, analyze the results, formulate the conclusion. Okay? That's if. 175. The right hemisphere of the brain. O, pag sinasabi natin right hemisphere, anong meron? Yung mga details, no? So, tangible, di ba? Details. Pero kapag left hemisphere, wait. The right hemisphere of the brain is involved in the following example. So, again, right hemisphere pala, sorry, right hemisphere, non-tangible, sorry. Okay, erase. Right hemisphere, tandaan nyo, non-tangible. Ibig sabihin, covert. Okay, covert. Ayan, non-tangible or covert. Ayan, di ba? Non-tangible or covert. So, pag sinasabi nating visual functions o non-tangible, so that's for right hemisphere. Non-verbal, that's non-tangible, that's covert. Intuitive, lalo na. So, detail-oriented, this is left hemisphere. Okay, left. Yeah. Next. 176. To build a sense of pride among Filipino youth, which should be done? Restudy or history from the perspective of the colonizer? Nako. Maganda ba yan? Next, restudy the history and stress on our achievements as people. See, replace the study of folklores and replace it with technical subjects. Nako. Sense of pride among Filipino youth. Set aside study of local history. Oh, mali. Isang basa lang, alam na agad eh. Oh, point of view of the colonizer. Nako, sasabihin nila mga Pilipino. Sugarful. Mga Pilipino, tamad. Oh. Mga Pilipino, hindi marunong mamahala sa sarili nilang bansa. Gusto mo yun? Hindi, kasi ang pinahanap natin, sense of pride. So, sense of pride, that's for we should restudy our history and stress on our achievements as a people. Okay? Instead na pag-uusapan natin yung nangyari kay Bonifacio against Aguinaldo, why not think of it pave the way na mas magiging malaya tayo, na mas magising ang mga Pilipino na kailangan natin ng kalayaan. Instead of thinking na yung nangyari kay Rizal is a great tragedy, a blessing yun sa mga Pilipino. So, achievements, no? Stress natin ang achievement. Yung mga first goals natin, no? Studying our history is really tag dito. Important, no? Kasi sa akin, para sa akin talaga, no? I am very fond of reading historical books, lalo na sa mga nangyari noon. So, kayo din, kasi teachers tayo. 177, which is in accordance with the with-itness, according to Kunin. Kunin, with-itness, that's, you know, what's happening inside the class. O, sino ba dito? Both parents are involved in the education. This is e-impact. This is an alternative delivery mode. So, hindi naman yan yung tinatanong. Okay? Students is with his teacher in everything he teaches. From yan. Teacher is fully aware of what's happening. Oh, di ba? Alam mo kung ano nangyayari. You have eye on the back. Di ba? You have eye on the back. Students agree or disagree in class discussion. So, ano to? Wala. Interactive learning. So, this is letter B. So, pag-usapan natin itong kunin na to, no? Meron tayong stimulus bounded, madaling ma-distract. Okay? Pag sinasabi naman natin, you end the activity abruptly, that's truncation. Okay? Pag sinasabi naman natin,
nag-tackle ka ng topic, tapos pumunta ka sa ibang topic, bumalik ka na naman sa topic na tinackle mo, pumunta ka na naman sa ibang topic, that's flip-flop. Okay? Flip-flop. Yun lamang yung halaga. No? Huwag nyo nang overdwelling. Ang teacher, isang buong linggo, isa lang topic na niyang diniscuss niya. That's overdwelling. Mag-comment lamang kayo kung ano yung gusto niyong ipadiscuss sa akin. Ha? Okay, 178. Below are questions that must be considered in the development of appropriate learning activity experiences. Except, oh, ito, mag-ingat sa exact questions. No? Ano daw dito? Anong hinahanap? Questions na makonsider mo in developing learner's activity experiences or learning activity experiences. So, questions dapat yung hahanapin mo. Pag may di question dyan, hindi na siya kasali. Okay? So, let's go. A, can experiences benefit the pupils? Mm-hmm. Do the experiences save the pupils from learning difficulties? Mm-hmm. C, are the experiences in accordance with the patterns of pupils? D, do the experiences encourage pupils to inquire further? Sige nga. San dyan yung tama muna? Of course, kasi mali yung hinahanap, except yung hinahanap. Hanapin muna natin yung tama. Mm-hmm. Hanapin ang tama. Letter A, tama. Very good. Letter D, tama ba? Yes. Wait, letter C, tama ba? Are the experiences in accordance with the patterns of pupils? Of course, appropriateness nga, di ba? So, letter B. Though the experiences save the pupils from learning difficulties? Dito, sino ba ang dapat mas marami? Itong column B, di ba? Kung 5 items dito, dapat 6 items ang distractors mo. Okay? Ayos yan. Very good. 180. Hanggang 200 items tayo. So, maka 50 items tayo in just 1 hour. Wow! Ayan. Which is a proactive. So, pag sinasabi natin proactive, nangyayari na, sinolusyonan mo, or hindi pa nangyayari, sinolusyonan mo na. That's, hindi pa nangyayari, sinolusyonan mo na. So, an ounce of prevention is better than thousands of cure. So, ano sagot? Tell them that you enforce the rules on everyone and no exception. Set and clarify the rules. On day one, punish the misbehaving child in the presence of their classmates. Ipapahiya mo, nako, tanggal lisensya mo dyan. Letter D, stress on penalty for every violation. Eto no, paano ba matatanggal yung lisensya? Habitual use of drugs ang pinaka ginagamit sa board exam. Habitual use of drugs, so huwag ka mag-drugs. Stress on penalty of every violation, this is punishment, no? More on punishment, wrong. Punishment na, tag dito, punishment na negative, no, punishment na threatening, oh, di ba? Threatening. So here, nasa na tayo. Okay. Proactive, day 1 pa lang, sabihin mo na ito yung dapat mga follow nyo, ay follow nyo. Pero kung gusto mo silang i-involve, that's democratic. That's referent power. That's very good. Okay? So, again, day 1 pa lang, dapat mag-agree na kayo inside the classroom nyo kung ano yung mga rules na dapat i-follow. Di ba? O, ganun yun. 181. Specialization is knowing more and more about less and less. Therefore, it's better to be generalist. Claims Teacher Patty. Anong philosophy yan? Anong philosophy yan? Okay, nandito na tayo sa item 181. Sige. Yung sinasabi natin progressivism, ito yung 21st century education, no? Ito yung child-centered, ito yung nag-focus sa betterment of the child, ito yung nag-focus sa child abilities, no? Child abilities, pinakamaganda. Ang ating curriculum now, progressivist. Existentialist naman, ito yung pinagmula ni progressivist, okay? Ito si progressivist, galing siya kay existentialist. Ito yung pinagmulan, free choosing, may freedom, may individuality. Ang bata dito dapat hindi dito,
Hindi dinidiktahan ni teacher. Dapat ang bata ang pumipili kung ano yung gusto niya matutunan. Ang bata pumipili kung ano yung gusto niyang i-master. Okay? That's existentialism. Yeah. John Dewey, progressivism. Existentialism, Chartre. Okay? Chartre. Perennialism naman, this is religious in nature, no? Religious in nature. So, pag sinasabi natin religious in nature, tag dito, ano maiisip mo? Yung everlasting or non-changing ideas, evergreen ideas, okay? The truth will set you free. Oh, that's perennialist. Again, the truth will set you free. That's perennialist, okay? Yeah. Father of perennialism, by the way. Who's the father of perennialism? Nasabi ko na ba sa inyo yan? Who's the father of perennialism? The natural law ethics, di ba? Si Thomas Aquinas. Reasons in the belief of God. Faith, Augustine. Reasons, Thomas. Natural law ethics, Thomas. Father of perennialism, Thomas Aquinas. So, from there, religious siya in nature, everlasting, great books. Perennialism, the truth will set you free. Ang sagot, essentialism. Next. You have presented a lesson on animal protective coloration. At the end, wait, bakit dumiretso tayo sa 193? Balik tayo sa 183. We have here, to reach, tama ba? 183 na ba? Okay, basta 183 na lang, okay na. To reach out to clientele who cannot be in the classroom for one reason or another, which of the following is established? O, eto na, yung mga estudyante natin na may kapansana, na malayo ang bahay, na may 10 bundok pang tatawirin, we offer ADM. Ito yung sabi ko kanina eh. ADM. Ano yung mga ADM natin? Una dyan, e-impact. O, eto yun, teachers and community and all stakeholders take part of the teacher's learning. Learner's learning. Okay? Pag naman po OHSP, this is offered to students na malalayo talaga yung bahay at may tendency of dropping out. Kapag naman po is, ito naman po ay para sa mga gifted na mga estudyante na may chances of dropping out. Effective and affordable secondary education. Meron din tayo misosa kapag po masyadong burden sa bata pagpunta sa paaralan, i-divide mo na lang sila in two groups, in school and off school. Ibig sabihin, may papasok ngayon ang kalahati na sa bahay. Bukas, ito naman kalahati na ito ang pupunta sa school, sila naman ang magpapahinga. Modified in school and off school approach. Pag informal, ALS yan. Tandaan niyo po yan ha, lumalabas sa board exam. ALS, informal ALS. SPED naman po, may special needs, SPED. Ano na ang education natin ngayon? Exclusive or inclusive? Sagot! Inclusive. Diba? Inclusive. Ibig sabihin, mainstreaming. Ibig sabihin, normal classroom will include students with special needs, students na mga may kapansanan. Alternative delivery system, yun yung sagot natin. Okay. Letter D. Very good. Nakatama ka ba dyan? Palakpakan mo sarili mo. 184. Tira enjoys games like Scrabble. Oh, ito. Alam natin agad. Scrabble, anagrams, password. Anong intelligence daw meron? According kay Howard Gardner. Intelligence. That's... Is it interpersonal? Meron ba siyang tao dyan na kaharutan joke? Mayroon ba siya yung tao dyan na tag dito, pinersuade or kinaibigan, gano'n. Tapos ginawa. Hindi naman, di ba? At itong mga interpersonal intelligent people, magaling to sa
tag dito, magaling maghanap ng chicks at jowa, no? Kapag okay, magaling sila sa paninindas sa negosyo. Okay naman. Pag naman po special, ito yung mga puzzle, no? Puzzles. Yan. Mga sudoku, no? Yan. Logical, mathematical, sila naman itong magaling sa mathematics at reasoning. Ako to, Joe. Linguistic naman, eto na. Scrabble, squabble, passwords, many more. Okay, 184 is letter B, linguistic. Ah, bakit C yung sagot nyo? Hindi naman siya logical, mathematical eh. Hindi naman siya reasoning eh. Scrabble, words. Naglalaro ba kayo ng Scrabble? Ikaw nga yan, sir. Of course, ako to. Ha? Interpersonal? Hindi. Nako naman. Alam nyo, pag nagkita tayo personal, mag-board kayo sa akin dahil hindi talaga ako talkative. Masyashock kayo. Marami sa mga binisita ko review centers. Pagdating ko doon, sabi nila, parang hindi ikaw, sir, kapag hindi ka nagle-lecture, parang hindi ikaw yung tao na tingnan namin sa YouTube. Yeah. The superintendent of Ormoc, sinabihan niya ako, sir, you're really different when you lecture, when you teach. Kasi nagiging talkative ka, parang magaling ka sa pakikihalubilo. Pero sa totoong buhay, pag nagkita tayo, mabuboard ka sa akin. Hindi ako nagsasalita talaga eh. Tingin ko, kapag nagsasalita ako, nonsense ako magsalita. Tingin ko lang eh, parang hindi nakakatawa, parang ganyan. Pero kapag educational na, parang nag-iibang ano, ewan na, hindi ko maintindihan rin sa point of view ko eh, na tingin ko kahit gaano kalalim yung pag-uusapan natin, tingin ko nonsense pa rin. Bakit kaya ganun? Tingin ko or sadyang ano, mataas talaga yung tingin ko sa taong kinakausap ko lagi. Kahit sino ka man, kahit anong walk of life ka man, tingin ko talaga is, ganyan siguro, no? Ganyan siguro. Kasi, tingin ko sa mga sasabihin ko, nonsense. Naramdaman nyo ba yung ganun? Oh. Pero pag ganito, kasi inaral ko talaga to, tapos kailangan ko i-share. At hindi na ako nag-iisip na nonsense ang mga sinasabi ko rito. Yung casual talks na lamang. Yung mga out of this world topics. Pero, kung yung ano, kausap ko, magkaka-interest siya sa mga sinasabi ko, doon, makakagain ako ng confidence na interesado siya sa mga sinasabi ko, makikinig to, okay, laliman pa natin yung usapan. Pero kapag yun, yung isigulaki lang, hindi ako ganun eh. No, hindi ako ganun. Oo, sir, nararamdaman kita. Okay, sige, patuloy tayo. Ano yung iba pag magaling ka sa dito magaling ka sa nature, that's naturalistic. Magaling ka sa music, musical. Magaling ka sa move, yeah. That's bodily kinesthetic. Okay, 185. Para mag-ano na tayo, magtanghalian. Teacher Mila observes cleanliness and orderliness in the classroom to create conducive atmosphere for learning. Oh, atmosphere conducive, that's behaviorism. Ano ba tong humanistic psychology na to? Pag sinasabi natin humanistic psychology, ang tatandaan nyo rito, wait, humanistic, that's the importance of self-concept. Okay? Yung theory of personality dito galing eh. So self-concept, paano mo ba maabot yung self-actualization? Self-actualization. Yung ideal self. Okay? That's humanistic psychology. The ideal self. Pag sinasabi natin gestalt, this is all about your mind and what's in the environment. Okay? Pag sinasabi natin psychoanalysis, dito po papasok si Sigmund Freud, no? Psychoanalysis, the oral, anal, phallic, latency, and genitals. Tama ba? Yan, very good.
So we have here behaviorism. Letter C, caring. Next, 186. Itong just talk na to, kasama niya lagi si field theory. Okay, si field theory. 186. Which learning principles is the essence of Gardner's multiple intelligences theory? Intelligence should not be measured by one form. Kaya kung tingin mo sa estudyante mo, bubo siya sa math, ibabagsak mo siya dahil bubo siya sa math. Kapag magaling siya sa English, aba, you might have just, or the country might have just lost a, what? Ambassador, di ba? Ambassador. So, magaling siya, bobo siya sa, or mahina siya sa English, magaling naman siya sa math, binagsak mo sa English, the country might have lost a mathematician. So, isipin mo ah, hindi na may measure ang intelligence sa iisang paraan lamang. Okay? So, kung tingin mo, kung ikaw yung teacher na sinasabi, hinaon man ang bata, ay buguon man ang bata, no? Ikaw ang hinayon teacher. Nga naman, hindi mo alam kung bakit ganun siya, at hindi mo rin alam kung ano yung kaya niyang gawin. Bawat bata, mayroon niyang nakatagong talento. Diba? Kasi sa school, ang tinitingnan lang natin, yung interpersonal, magaling magsalita. Diba? Yung bodily kinesthetic, yung magaling kumanta, musical. Pero hindi natin tinitingnan yung existentialist. Hindi natin tinitingnan masyado yung intrapersonal intelligence. So, hindi ka mahilig sa ganun, kaya hindi mo siya na-measure or hindi mo siya nakikita. So, then again, teachers, you should be, you should like view the learner as genius, potential genius. Hindi mo alam kung ano yung kaya niya gawin. Okay? IQ, binit. Yan. Terman, modern. Lex, we have 187. Who asserted that children must be given the opportunity to explore and work on different materials so that they will develop the sense of initiative? O, kanino to? Kay Erickson. How many stages? 8 stages. Okay, 8 stages. Maslow, hierarchy of needs. Gardner, multiple intelligences. Ang talino mo na, no? Nung una kang nag-review, hindi mo alam to eh. Moral development theory, that's Kuhlberg. Nung una ka nag-review, nga ka pa. Ngayon, nauunahan mo pa ako. Galing mo ha. Teacher Ada uses direct. O pag sinasabi natin direct, sinabi mo agad. Rote learning, rote memorization. O saan ba dyan? Presenting and structuring. Independent practice, guided student practice, reviewing. Oh, this is the one, no? Reviewing the previous day's work. Okay? Of course, you always start with review. Connect kasi, constructivist dapat. Kahit anumang method yung gagamitin mo, dapat constructivist ang approach mo lagi. I-connect mo yung kahapon sa ngayon para mas meaningful ang pagtuto ng bata. 189. The free public elementary and secondary educations in the country are in the line with the government's effort to address educational problems of Blanc. Access and quality. Very good. Here are raw scores in a quiz. 97, 95. To get the picture of the group's performance, which measure of central tendency is most reliable? Ito na, 190. Sige. Ano ang most reliable sa mga binigay na scores? Median, mode, mean, none. It is best to look at the individual scores. Again, which is best to use? 190. Perfect pa ba kayo, by the way? Scores check nga. 50 items tayo ngayon, no? So, score check. Perfect pa ba or meron ng mali? Konti. Patingin. O, diba? Naka 50 items tayo in just 1 hour and 20 minutes. Welcome sa ating mga bagong members at
Yan. Welcome din sa mga nag-join sa final coaching. Mas damihan pa natin yung i-discuss, of course. Again, join the final coaching message this page. Bukas na magsisimula ang major shift. Bukas na until Tuesday. Wednesday, Thursday, and Friday, that is Sir Melvin's time for Gen Ed and Prof Ed. Paano mag-join? I-message mo ang page na to. Itong may 342 followers. May mali na po. Oh, how much is your score? Okay. Sige. Dalawang mali. Ayos na yun, di ba? So, at least may natutunan kayo. Kasi kapag perfect ka dyan, naku, no? Matalino ka na. Hindi mo na kailangan si Sir Melvin. Okay? Mag-aral ka na lamang ng ibang bagay. Pero kapag meron ka pang mali, maganda na pumarito ka. Yan. Tag your self-review friends. Naku, help them. Okay? Help your self-review friends. Kailangan kanila. Kailangan mo silang tulungan. Para kapag pumasa ka sa December, wala kang konsensyang haharapin na hindi mo sinabi kasi sa iba eh. Tapos bumagsak siya, umiyak siya, nagsama pa kayo, kasama mo pa siya nang lumabas ang resulta, hindi buo yung pagkasaya mo, hindi buo yung pagtawa mo, hindi buo yung joy na mararamdaman mo kasi may tinago ka eh. May tinago ka. So, tag that friend na gusto mong pumasa. Depende niya sa kanya yan kung manood siya o hindi. Basta ginawa mo yung part mo. Ginawa mo yung part mo na sinabihan siyang manood ka. And it's up to you kung ayaw mo, basta sinabi ko na sa'yo. Para paglabas ng results, buo yung happiness mo. Di ba? Buo yung happiness kasi wala kang tinago. Yun. So we have here, mean, median, and mode, the measures of sandal tendency, and the correct answer here is, bakit letter A? Kasi merong outliers. No? Ang tataas nitong mga score na to. At meron ding small scores. Masyadong mataas ang agwat kapag gagamitan mo siya ng mean. So, median, dahil may outliers or big scores or extreme scores. Tandaan niyo po yan ha, kasi iniiba-iba yung mga terms eh. Okay? So, that's letter A. 191. Which objective is in the affective domain na lowest? Lowest ha? Lowest level sa affective. Okay? So, kahit wag na yung objective i-underline. Affective domain, lowest. Yan lang! Ayos na yan. Again, you follow how I answer questions. That's where you will be led to the correct answer. Alam ko sa mga nanonood ngayon, normal din sa inyo na maghanap ng mali. Pero para makahanap ka ng tama, hanapin muna natin yung mali. So to look for that wrong, kailangan guided ka properly para makita mo yung mga mali. How to be properly guided para makita mo yung mali? Aba, i-underline mo yung hinahanap. Affective, lowest. To accumulate examples. To support viewpoints. To respond positively to a comment. To formulate criteria for honesty. Sige nga. So, pag sinasabi natin to respond, palabas, papasok. Palabas. To formulate. Palabas, papasok. Palabas. To support. Palabas, papasok. Palabas. Lahat ng palabas, hi. Tandaan niyo po yan ha. Lahat ng palabas, hi. So therefore, to accumulate, papasok pa yan eh. Low yan. Ayos? Very good. Ganun po yun. Pwede bang sulatan ng test paper? Yes. Pag sinabi ng proctor niyo, huwag niyong sulatan ng test paper. Nako, sulatan niyo po. Okay? Sulatan niyo po. Sa inyo kasi yan eh. Naka-serial number yan sa pangalan mo. Sulatan mo ang iyong test paper kasi dyan mo isusulat yung mnemonics natin sa Gen Ed. Okay? Napakaraming mnemonics sa Gen Ed. Baka makalimutan mo sila dahil, ayan, na-block out na, na-mental block ka na. Sulat mo na agad yung mnemonics natin. I-run through mo yung questions. Pag nakita mo, first missionaries, FJDR.
Expeditions Maluka sa VP. Arena Theater Amateurs. Ano ba? Water Cycle Easypers. Steps of Scientific Method if tough. Karaniyong ayos di karaniyong ayos kapadi ay. Awit Corrido. 'Di ba? Sulat mo sa booklet mo. Pag sinabi ng proktor, huwag mong isulatan 'yan. Sabihin mo, "Ma'am, pwede naman daw," sabi ni Sir Melvin. Pwede naman talaga. Okay, babuyin niyo yung mga booklet ninyo. Yung malinis ang booklet, sila yung bumabagsak. Malinaw yan. Yung malinis ang booklet pag-submit, sila yung mga bumabagsak or mababa ang rating. Kasi takot magsulat eh. Yung clue, yung solution, anything on your booklet. But never on your scantron. Huwag niyong dumihan ang scantron niyo. Dapat malinis pa sa mukha mo ang scantron. Okay? Malinaw. Pero sa mga isusulat, all right, pen, all shade, pencil, depende na yan sa proctor kung ano yung sasabihin. Pero again, kung susulatan yung booklet, believe me, pwede mong sulatan yan. Ilang oras ang gen ed? 2 hours lamang. Pero kapag nanonood ka kay Sir Melvin, you can finish gen ed in just 10 minutes. Seriously, of course, wala pang shade yan. Naku naman. Pinaka nakakapagod mag-shade. Kaya mag-practice kayong mag-shade. Okay? Sa dami na po ng pinadrill ko sa gen ed, almost lahat na ata sa general knowledge, akin na pong napadrill dahil sa dami na po ng videos na aking ginawa. Nako. Tawanan mo na lang yung gen ed. Actually, ang gen ed para sa akin, hindi siya kailangan ng energy. Ang kailangan ng energy, yung majorship mo at prof ed. Yung gen ed mo, tawanan mo na lang yun. Marami daw, yes. Marami daw nakatanggap ng email na tag dito. Inilipat sa ibang majorship na ako. So, pero lumaban pa rin kayo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. 192, para kumain na tayo, 11:48 na. Using 6 descriptions of elements of good short story, identify in writing the short story by O. Henry, with complete accuracy. The words in capital letters are referred to as blank. Identify in writing the short story by O. Henry, lumalabas to yung The Gift of the Magi. Cabbage King, lumalabas yan. O. Henry yan. So, which is which? Identify, this is performance statement. Ano yung minimum performance? Yung 80%, no? Yung 75%. Pero ngayon, 80% na, no? Ang ating, condition naman po, this is the pamamaraan through varied activities, given a poem, given a dialogue or monologue. Criterion of success, this is still the minimum requirement. So performance, this is the one, no? Behavioral objectives or performance statement. Letter C, 192. 193. Naku, ang dami pang item nito. Pero sige lang, no? This every now and then, magla-live naman si Sir Melvin. Ayos lang. So, nasa na tayo? 192. Okay. Okay, dito na tayo. 193. You have presented a lesson on animal protective coloration. At the end, you asked if there are any questions. There are none. You can take this to mean that, oh, na-discuss ka. Sinabi mo, naintindihan nyo? Sinabi nila, yes. Are there any question? Walang nagtaas ng kamay. Sabi nila, there are none. That means what? Hey, the students, again, you ask if there are any questions, there are none.
Yun lang, underline mo siya. Para at least na may underline ka talaga. The students are not interested in the lesson. You can take, ano yung respond mo ha, dito sa pangyayaring to. You can take this to mean that the students are not interested with the lesson. Uh-huh. Should you think this way? Letter B. You need to ask specific questions to elicit responses. Mm-hmm. See, the students did not understand what you were talking about. What? Letter D. The students understood everything that you presented. Noko. Is there such thing na naiintindihan nila lahat? Sige nga. That means you need to what? You need to ask specific questions. Sinabi mo, are there any questions? Wala. Mag-ask ka ng specific question. Okay? It might be na students are not interested, pero you should be what? Proactive. You should be proactive. Ibig sabihin, dapat positive ka lang. Okay? You have to take it as, kailangan ko lang silang tanungin ng tag dito. Kailangan ko lang silang sagutin, I mean, tanungin ng specific para malaman ko kung interesado sila o hindi. Ah, so that's letter B. The students did not understand what you're talking about. Hindi naman siguro. Meron pa rin silang naiintindihan. Sadya nga lang, hindi nila alam kung paano magtanong. So, ikaw yung mag-ask ng specific na tanong para sumagot sila. Para may responses pa rin. This happens during the generalization part. Okay, the students understand everything that you presented? Hindi totoo to, no? Meron talagang margin of error niya. Kahit sa research. Teacher Vina feels offended by her supervisor's unfavorable comments after a class supervision. Eto, na-offend daw si Teacher Vina. Tapos, she concludes. Tapos, anong concludes niya? Concludes that the supervisor does not like her. Anong klaseng attitude ng isang Pinoy yan? Kanya-kanya syndrome? Ano, paano ito makounter? Common good, di ba? Common good. Oh. Superficial religiosity? Plastic? Extreme personalism? This is it. Extreme family-centeredness? Pinaybor mo, di ba? Oh. Pasok agad, anak, kasi supervisor yung mama mo. That's extreme family-centeredness. O, tapos, inuuna yung pamilya. Extreme family, extreme personalism, eto yung na may personal ka. Tingin mo, trabaho lang naman to eh. Pero pinipersonal mo ang kanyang comment. You improve your, tag dito, you improve your instructional material, sabi mo. Hindi mo naman chine-check yung iba. Maganda naman to eh. Sadyang hindi mo lang ako gusto eh. Huwag ganun, okay? Trabaho lang. You follow your supervisor. Okay? Kahit hindi mo gusto, you still follow. For as long as it's under the law. For as long as it's under their mandates. Okay? 195. Teachers are encouraged to make use of authentic assessment. Authentic. Sino bang authentic dito? Decontextualize. Authentic ba yan? Unrealistic. Authentic ba yan? Answering multiple choice. This is traditional paper pencil. Ito yung pinaka-trusted kapag paper pencil. Real world. Authentic yan. Real world. What does the principle of individual difference? Underline the word individual difference. Sagot. Give less attention to the gifted. Aba, hindi naman po pwede yan. Provide for variety. O pag may differences, dapat may variety. So, punta ka pa ba sa C? Of course, respect pa rin other choices. Treat all learners alike. O homogeneity. Homogeneous. Pwede, hindi pwede yan. Prepare modules for slow learners. SLM, hindi pwede yan. Okay? That's letter B. 197, look, 50 items in 1 and 30 minutes. So, makarami ako during the final coaching. The source of energy responsible for life on Earth is sun. Sun, Mr. Golden Sun. Pag ang Earth malapit sa sun, that's malapit, palapit, perihelion. Pag, palapit, perihelion. Pag malayo, aphelion. Okay, aphelion. Pag naman po moon, that's
A-apogee, malayo. Pag-perigee, malapit. Ayan. Pag-wind naman, windmills. Pag-stars naman, oh, wala na yan. Gen-ed naman to. Bakit ba nasabi ang gen-ed? Which quotation goes with the proactive? Oh, proactive na naman. Ano yung proactive? Sinolusyonan mo bago nangyari. That's bang. Do not make a mountain out of a mole. This is baliwala. Walk your talk. This is practice what you preach. Do not smile until Christmas. Ano ba yan? Letter A. An ounce of prevention is better than a pound of cure. 199. Yeah. I'd like to test whether a student knows what a particular word means. What should I ask the students to do? Oh. Ano daw ipagawa mo sa bata kung gusto mong malaman niya ang ibig sabihin ng isang salita? Give the word a tune, then sing it. Define the word. Spell the word and identify its parts of speech. Give the etymology of the word. Saan siya galing? No. You want him or her to know the meaning, you give the definition. Letter B. 200. Yan ang gusto ko sa iyo, sir. Eh. Mabilis. Eh. Study this matching type of test. Alam nga naman, napakadali ng item, papatagalin mo pa, di ba? Study this matching type of test daw. You study the matching type of test and answer the question below. Ayan. Oh, ayan. Nako, dapat nandito to eh. Ayan, pero bumaba siya. Which among the following is a way to improve the above matching type of test? Oh, ano daw ang makaka-improve dito sa matching type of test na to? Sinabi ko na to kanina. Add 5 items in both columns. Damihan mo daw, gawin mong 10 items. Tapos, add 1 or 2 items in the right column. So, dito daw, lagyan mo pa ng like number 6 and number 7. Dito as is lang daw. Pwede ba yon? Letter C, add 10 items in both columns to make the test more comprehensive o dagdagan mo, sabi niya. Parehas lang sila ng thought dito sa A. Add 1 or 2 items in the left column. Very good. This is it, letter D. Yay! How much did you get? How much is your score? Patingin. O may mga nagkamali. No, bakit hindi B? Kasi yung right column... Ah, wait. Sorry, guys. Wait, erase. No. Sorry, ha? Letter B. Bakit letter B? Kasi dito sa right column, ha? Facing the board, ha? Facing the board. Right column. Okay? Mag-add ka ng 1 or 2 items sa right column. That means the column B. Ito yung column B. Ito yung right column. Ito yung left column. Yes. Sorry. Okay. Kasi inisip ko kasi yung naka-face ako dun sa, or ikaw na naka-face sa akin. Pero hindi ko alam na mirror pala to. Di ba? So again, right column B. Left column A. So add 1 or 2 items for right column. B pala. Of course na. Sorry, LPT. Ang galing nyo. Ayan. So how much did you get? Bakit wrong si C? Dahil sa descriptions mo, bigyan mo pa ng additional, that's no. Okay, 46 over 50, magaling na yan. 47 over 50, ayan, very good. Palakpakan na may kasamang sigaw na LPT na ako. Ayan, so baka mag-live din ako later, no? So mag-lunch muna tayo, and then see you later. Thank you sa mga star senders. Thank you sa mga na-join sa final coaching drills ni Sir Melvin ngayong bukas na magsisimula ang majorship. And also, thank you sa mga superstar purchasers, okay? At sa super sticker purchasers on YouTube. See you later kapag mag-live pa ako. Agay, nagsimulig pang iwag din bataan eh. Okay. Saan itong gidang binsin? Sige, pang iwag. Okay. Bye-bye. Sige. Tapos na ako sa PowerPoint ko. Bye-bye po. See you later. Yan. Napakaraming items na natakol ko today. Yuhu!